Meron daw multo sa Malacanang. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos nga raw ay personal itong naranasan at napatakbo sa takot. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Ang Malacanang, tahanan ng kapangyarihan at ng kababalaghan. Kwentos, 1750s nang itayo ang palasyo bilang isang summer house hanggang sa binili ito ng estado at naging tirahan ng mga pangulo. Bawat sulok ng Malacanang may nakapangingilabot daw na kwento. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagbahagi nito sa kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos. Napatakbo at napasigaw raw si PBBM nang minsang may magparamdam sa kanya sa guest room. Minsang, gabing-gabi na, umuwi ako, sinasara ko lang yung pintuan mula doon sa kwarto ko. Pagbukas ko ba naman ang pintuan, nakita ko biglang gumalaw yung mga buwan. Magsisigaw ako dito at tumakbo ko. Sinabi ko, sinubo ko sa security, sabi ko, may multo. Hindi na bago kay Pangulong Marcos ang mga paramdam dahil nag-ghost hunting na nga raw ng kanyang mga kabarkada nung unang beses na tumira siya sa palasyo. Yung isang kaibigan ko, bubuksan niya yung pintuan. Bago niya nahawakan yung doorknob, bumukas yung pintuan ng mag-isa. Nako, yung sigaw namin, takbo kami doon sa kwarto ko, inon namin lahat ng ilaw, nagpatugtog kami yung music na malakas para mawala yung takot namin. Kung minsan naman, pakiramdam din daw ng Pangulo, may nakatitig sa kanya. Ilang beses nangyari sa akin, pag akyat ko na ganun, ramdam ko na may nakatingin sa akin dun sa likod. Patras tuloy ako paakyat. Maging ang mga mahigit dekada ng nagtatrabaho sa Malacanang, nagkwento rin ng kanilang horror stories. Yung dating private copy sa taas, may hagdanan na pataas. Kapag naglalakad ako, para bang may sumusunod sa likod ko. Pagtingin ko, wala naman. Para bang may dadaan sa likuran mo. Pagka titingin ka, wala naman. Ganun, tatayo na lang yung mga balahibo mo, katsaw na pagka maharda mo. Talagang matatakot ka eh. Meron pang nakakita ng pugot. Dito po sa side dito, dating kwarto. Sabi siya sa akin, iwanan niya ako, Mar. Iwanan muna kita dyan. Nabigla ako. Pag iwan niya sa akin, may nakikita ko nakaupo doon sa lamisa. Walang ulo, nakabarong, lalaki. Ngayong narinig ni Sandro ang horror story sa palasyo, parang sa iba na lang yata siya titira. Ano ba if we had ended up living here in the palace? My God. Kuha na lang ako ng kondo sa malapit. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.